Ano sir yung ating gagawin dyan sa karagatan ngayon ng Manila Bay? Inan lang namin kung malinis na ba. Ayun. Sinilinisin namin yan. Ayun oh. Mga kaidol, narinig nyo na sabi ni sir no? Titingnan nila kung malinis na ba dahil lilinisin nila sir yan. Sa may Manila Bay, no? Kung saan nandito kami ngayon sa pinaka malapit sa pinaglagan ng Dolomite Sand, dito nga sa may Phase 1. So ito mga ka-idol, update muna tayo ulit sa ating mga kababayan. At ito ang inyong nakikita mga ka-idol, yung napapansin, ayan, nandyan yung mga grupo ng scuba divers na no? Kung saan ay busy-busy ngayon sa paglalatag ng isang lubid. No? Ayan, magandang hapon sir! Ayan. Sir, pwede ko matanong sir kung ang para sa inyong tali na yan, sir? Guideline namin, dahil madilim sa ilangin. Ah, guidelines, no? Ayan, mga kababayan, mga ka-idol, guidelines pala nila, sir, dahil medyo madilim sa ilalim ng dagat, no? Sa may Manila Bay. At syempre, mga ka-idol, no? Abang-abangan natin yung kanilang paglusob, no? Paglusong, yan. Paglusong talaga. Paglusob talaga dito, mga ka-idol, sa karagatan ng Manila Bay. Kung saan ating aalamin, no? Yung magiging ganap dito ngayong araw. Sir, matanong ko ulit sir. Ano sir yung ating gagawin dyan sa karagatan ngayon ng Manila Bay? Inan lang namin kung malinis na ba. Ayun. Sinilinisin namin yan. Ayun oh. Mga kaidol, narinig nyo na sabi ni sir no? Titingnan nila kung malinis na ba dahil lilinisin nila sir yan. Ito palang lubid na to no? Na kanina pa namin na napapansin ni ka-idol Pinoy Vlogger PH no, nakasama ko ngayon dito sa loob ka-idol. Ito pala ay magiging guidelines no ng mga divers natin dito nga sa may karagatan ng Manila Bay at sila ay lulusong diyan para makita kung malinis na at talagang lilinisin nila sa inyong pagkarinig mga ka-idol ha. Sa sinabi ni sir na isa sa magda-dive diyan mamaya mga ka-idol. At syempre mga ka-idol, kung nakita nyo, full equipment talaga yung andito dito sa ngayon at talaga namang kumpletong-kumpleto sila sa gear. So yan mga ka-idol, nauna nang lumusong si sir. At dala-dala na po yung mga lubid na kanilang ipin-refer kanina mga ka-idol. Mga ka-idol no, kung mapansin niyo meron silang merong lubid or straw no, na pantali na merong parang bato na hila-hila ni sir at ayun din yung kulay orange na yun na tali na parang yun nga parang pinakamagsisilbing guide line nila. So bago lumusong dito nga sa may karagatan ng Manila Bay. Idol, oh, para silang meron silang ditong sinusukat dito nga sa may pinaka seawall sa baba. Ayan mga ka-idol. Tapos si sir may daladalang martilyo at yun. At ilalagay, ibabaon yung parang pinaka bakal sa sukat nito mga ka-idol. Yung mga ka-idol, bababa na rin yung iba pang kasama ni sir ng mga divers.
Babaybayin na namin. Diretso na yan. Hindi naman siguro pa sa mga kasi hindi sila sa site masyado. Siyempre yung dadaanan sila. Medyo lumulutang kasi po. Hindi, mamaya na lang. Dato lang din yan. Siguro per 100 lagyan natin na. Hindi. Ganun pa rin yan. Lutang pa rin yan. Yung pakita. Gaganun yan, no? Kailangan masinsin yan. Kung kinakailangan natin, by ano, by 25 meter, so 50, ganun susunod pa natin. O, wala, 50 lang. Ma-reduce lang natin kahit 50 meter. O, sige, pwede natin. Puso, ang kailangan natin ngayon, pabiga, magdala na tayo ng ano. Bahay nga po, kumaka muna doon na ano. Samantalay na natin. Tugupin ka listo na tatay niya kahaba. Sandi pa na, para sigurado. Ilan? Kahit mga sampo, magdala, magdali tayo ng bato. Pantalayan na natin. Sasabay na natin pag malubog. Habang may bangka. Sa ilalim eh. Kailang check. Para makita muna. Titingnan nila yung sa ilalim. Pati yung ano, kung malinis na talaga sir, no? Yung dagat. Okay sir, okay sir. Yan mga ka-idol ha, inaano na yung lubid, no? Hinahatak na. At ito pala nakikita nyo mga ka-idol na nagaganap ngayon ay connected yan dito mga kababayan. Yan. Sa pipe na yan dahil maliban sa pagsilip ng ilalim ng dagat kung malinis na, ito ay isa rin sa paglalagay din no, sa panibago bago nga ilatag itong pipe na to dito nga sa may karagatan ng Manila Bay. Idol, ayun na no, napakalayo na ng bangka at lagpas na dyan sa parang pinaka barrier na nakalagay doon. So sa pagkakalam ko mga idol, 400 meters itong tali na to na magsisilbing guideline ng mga divers na andun sa bangka. Idol, hanggang doon lang inabot no yung itong lubid na nagsisilbing pinakasukat kung hanggang saan lang yung mga divers natin mga ka-idol. Itong dulo, tatali doon sa bakal. Oo, okay lang, napunta kayo sa meron idol, pabalik na yung mga divers na kaninang na kausap natin dito kanina dito nga sa may pinaka malapit no sa may phase 1 ng Dolomite Sand at kung saan sila yung parang nagsukat sila no, nagsukat sila ng hanggang saan yung lalim or hanggang saan naabutin yung ano rito
nabalik na at nakaahon na yung mga divers kanina na tinakintuhan dito nga sa may phase 1 kung saan malapit sa pinaglagyan ng Dolomite Sand. Ayan. At ating kakamustahin kung ano ang kulay at kung malinis ba ang ilalim ng karagatan dito nga sa may paligid ng Manila Bay. Sir, kumusta naman sir yung ano sir, yung ilalim ng dagat ng Manila Bay? Sir, malabo. Malabo. Bukas pa makikita. Ah, bukas pa makikita. So, meron pa pala tong part 2, sir. So, yun mga kaidon, no? Ating abang-abangan pa yung susunod na kaganapan dito sa pagsisid ng ating mga divers dito nga sa may paligid ng Manila Bay. So, meron pa pala itong part 2 mga kababayan. Siyempre, yan, sa mga ka-idol ko dyan na sumusubaybay palagi sa aking update, maraming salamat. At syempre, ito nga pala ulit si Daddy D. At palagi tayong mag-iingat sa bawat oras, sa bawat minuto, sa bawat segundo. Mga ka-idol, abangan nyo susunod ating mga update dito nga sa may paligid ng Manila Bay. Maraming salamat sa inyong lahat. More power and God bless us all. Ingat tayo lagi mga ka-idol.